Katulad ng basketball, bahagi na ng buhay ng mga Pinoy ang boxing. Mula kay Gabriel Flash Elorde hanggang kay People's Champ Manny Pacquiao, parang teleseryeng sinusubaybayan ang kanilang buhay. Pero hindi lahat ay istorya ng tagumpay. Tumitigil ang buong bayan kapag may laban si Manny Pacquiao. Pero sa likod ng karangyaan at kasikatan ng boxing sa Pilipinas, may mga boksingero tayo na tila tinamaan ng lucky punch ang kanilang mga pangarap. Sa taas na 5'3 at bigat na 115 pounds, nakapagtala ng 26 wins, 11 knockouts, 18 loss at 2 draws ang Philippine champion sa Super Flyweight Division noong 2009, 2011 at 2012. Siya si Danilo Peña, kilala bilang Pitbull ng Philippine Boxing. Dati, alam mo na yung pangalan, yung nickname niya, Pitbull. Kasi sugod ng sugod si Danilo Peña. Lakas ng suntok yan eh. Bata pa lang si Peña, pangarap na niyang maging boksingero. Pitbull lang. Kahit hindi ka nakapag-aral, ganyan. Pwede ka pumasok sa boxing basta marunong ka lang mag-suntok. Sa 13 taon ni Peña sa boxing, higit sa perang premyo ang kanyang inaasam. Sa akin naman, hindi naman ako nag-angad na sumikat na katuloy kay Manny. Gusto ko lang maranasan ko yung mag-world champion, ganyan. Yun lang naman sa akin. Pero sa isang iglap, muntik nang man-knockout ang tsansa ni Peña na makabit ang pangarap. Taong 2013, 8 buwang nasuspindi si Peña ng Games and Amusement Board o GAB dahil sa paglaban niya ng kolorum sa Thailand. He very well knew na ito yung proseso. Hindi siya dumaan. Wala siyang protection from the GAB dahil hindi siya kumuha ng permit to engage in a professional fight. Isang Korean na kilala sa pangalang Mr. Kim ang tumawag kay Peña at nag-alok ng magagandang pangako. Palabanin daw ako ng palabanin hanggang sa champion daw, mag-world champion daw ako doon, Thailand. Hindi naman natuloy yung laban na yun, ma'am. Kasi isang laban lang ako eh. Hindi ko alam mo na klorum yun. Niloko at ginawang construction worker ng Koreanong si Mr. Kim, si Peña. Kulang yung premium na ibigay sa amin. Nagano kami ma'am, construction sa atin. Yung ginagawa namin niya, yung gym niya. Naghahalo kami ng siminto, tapos papalitada. Bibigyan lang kami 100 baht. Sa pananaw ni Nathaniels, hindi lang dapat si Peña ang naparusahan. Why didn't they ban the Korean? Why did they suspend Danilo Peña? Kawawa naman yung boksingero. Hindi naman alam yan eh. Hindi siya accredited eh. Ang problema kasi dito, wala na sa jurisdiction natin. Malaki ang panghihinayang ni Peña sa tiwalang binigay niya kay Mr. Kim. Kawawa talaga yung mga boxer kanya. Kulurong kasi iba yun, ensayo eh. Yung iba hindi na nag-ensayo ganyan. Kasi isip nila pira-pira lang. Ang bawat tagumpay at pagkatalo ng isang boksingero ay ramdam ng kapwa boksingero. Kaya naman, marami ang umaasa kay Manny Pacquiao sa pag-upo niya sa Kongreso. Dito sa Pilipinas, especially sa mga profesional, kailangan natin mapasa yung boxing commission. Protection, especially yung nireview natin yung benepisyo sa mga boxers na nagretiro, na nagbigay ng pangalan. Iyon ang focus din natin. Sa loob lang ng ring, nakakasuntok at nakakadepensa ang mga boksingero. Pero sa kanilang paglabas sa ring, mistulang wala na silang laban sa mga talamak na gustong magsamantala at manloko sa kanila.